Wait lang pa! Di-video ko! Hello po ulit! So, si Dave nga po pala ito. So, ngayong araw, napansin ko kasi yung computer ko, umiinit na. So, palagay ko may problema. Ang kailangan ko ngayong gawin is linisin yung computer. I-check natin kung ang problema ba is medyo madumi lang o malikabok. Tara, linisin natin. Hello guys, si Dave nga pala ulit to. So ngayong araw, napansin ko kasi yung computer ko medyo mainit na. So ngayon, palagay ko kailangan ko lang linisin, maraming alikabok. So ito nga pala yung computer ko guys. Grabe alikabok. Medyo madumi na. Oh? Ayan na, oh? Ito sa loob niya. Hindi ko lang kayo na little tour sa loob ng PC ko. Ayan. Ang pwede na sa loob. Bilang natin yung side panel. So, ito po. Yung PC ko. May transformers. Ayan. Ito, ang dumi, oh. Grabe, oh. Kaya siguro umiinit to. Grabe siya. Dalawa lang kasi yung pan. So, ito yung sa processor. Ito yung pan ng processor ko. Yung processor ko is ang processor ko ay yung AMD Ryzen 7 2700X. So medyo mainit talaga siya. Tapos sa memory ko is 16GB Corsair Vengeance Pro. 5GB siya. So, ito naman, naka-ano lang, naka-extension lang ako ng cables sa GPU. Tapos dalawang pan lang. Ayan, dalawang deep cool pan. Tapos naka 5700 XT ako na Sapphire Nitro Plus. Ayan po. Kaso, dumis din ako. Oh. Ew. Grabe, dumi. So, guys, tara. Kasin natin. Testin natin yung performance. Kanina, ang temps ko, pag nag-open lang ng games kahit saglit, 5 to 10 minutes, maabot na siya ng 80 degrees. Ang dami na kasing alagabok. So, kailangan natin linisin. Mga kailangan natin ngayon ay una ko is yung brush pang tanggal ng mga alagabok like this. Ayan. Then screwdrivers, isang maliit pang sa mga tight spot. Then sa mahaba doon sa medyo kailangan ng mahaba na spaces. Hindi abot nito isa. So ito, dalawa. And para sa processor is yung thermal paste, which is ordinary lang nabili ko eh. Ito na lang natira. Ayan. Ito yung Deep Cool Citric. So, nabaklakas ko na ito kanina. Re-recap lang. So, una ko tinanggal is yung screw sa video card. And pull out ko na ito. Then, so ito yung video card. 5700 XT from Sapphire. Sapphire Nitro Plus. Ayan siya. Triple pan. Para malamig. Kaso, medyo madumi na yung case. Kaya, kailangan natin ulit nangisin. So, brush natin ulit mamaya. Ay, bu-brush ko pala siya ngayon. And then, malinis naman siya kahit pa may ibang parts na siguro. Yan, set aside. Ito, malinis na part. Next is yung fan. Tinanggal ko na yung 4-pin header niya sa motherboard para sa power. Then, tinanggal ko na rin yung sa RGB niya, sa USB, para sa ilaw ng fan. Then, tinanggal ko na rin yung nut doon sa loob. Yan na, medyo lumalaban, masakit. Tanggalan lang natin ito yung lock. Yan, arig ko. Ingat lang ha, sa pagtatanggal ng fan. Minsan, lumalaban siya. Masakit talaga lumaban. Hindi, joke lang. So, yun. So, pinakas ko siya kanina. Ilayin ko na ulit yung pan. So, ito yung pan ko. Ang pan ko is yung Rate Prism ng AMD. Free lang to sa processor ko na Ryzen 7 2700X. Ayan, kailangan lang natin tanggalin yung mga excess thermal paste. Then, papalitan natin ng bago. So, ito ulit siya. Rate Prism, RGB siya. Ayan, set aside ng ulit. Then, next yung RAM. RAM ko is from Corsair. Hindi po ako sponsor ng Corsair pero mas maganda kung sponsor niya ako. Sige, yuk lang. And ito po siya. Corsair Vengeance Pro RGB. Gandang RAM. 16GB, 3200MHz. Good naman siya. So yun, malinis naman din. And set aside lang ulit. Tapos, sa processor, kailangan lang i-wipe out yung thermal paste. Kanina, na-brush ko naman na. Brushing ko pa ulit. Kasi may natira pa. Tutok-sulok lang. Hindi naman totally general cleaning yung gagawin ko ngayon. Kaya lang matanggal mo na ilang alikabok kasi medyo mainit.
mahirap ng panahon. Ayan, kapag second panahon ng outbreak, kailangan din mag-ingat. Hindi ako makakabili ng pyesa, kaya kailangan i-maintenance natin ito. Ayan guys, so okay naman siya. Medyo naninis ko naman na. Oh, naiwan yung brush. Joke lang. Okay naman, malinis naman na. Okay. So, babalik na ulit natin ngayon yung mga components. Starting from processor muna tayo. Processor o processor. Hindi ako magaling sa pronunciation. Pero yan, processor, siguro. Ayan, babalik natin ulit siya dun. Alagatin na bang yung thermal paste. And next yung pan, pan niya. Hindi pa natin tapos nangisin yung thermal paste doon sa pan. Inisin pa natin yung mga pan blades. And next yung memory or yung RAM, which is yung from Corsair. 16GB na 32MHz. And yung video card natin na 5700 XT from Sapphire. Ayan, try pan. Okay guys, tulad na tayo ha. Sa mga na-quarantine din, tulad namin, keep safe po. Okay, so tulad kanina, i-app lang natin dito yung parang lock nya. Ayan, bago lagay yung processor. Then, meron siyang arrow doon, gold. Napin nyo lang din yung katapat niya doon, gold. O yung arrow sa motherboard. Ganun lang din yung paglalagay niya. Ayan, okay. So, intact siya. Then, babae lang ulit natin to. Point. You see as that now. Then, next is yung paglalagay ng thermal paste. Sabi nila, pea size lang. Pea or ito lang kaunti. Ganyan lang. Gapatak lang. In short. So, nalagay tayo. Ayan. So, yung una, siguro i-wipe out mo natin. Kasi medyo malagkit or medyo matubig. Malagkit na matutubig yung dulo. Hindi makatulong doon. Magtutubig kasi minsan ng mga thermal. Ang galing lang natin. Then yung second stream niya or yung lumalabas. Lagyan lang tayo ng pisay sa gitna. Ayan. Okay. So, malaki lang ng konti sa kulangot. Ayan. Nangisin out natin. Balik lang dito. Ayan. Okay. Then, pwede naman siya i-spread kung gusto mo. Pero, o hindi ko na i-spread. Ayan na natin mag-spread. Mag-isa yung sa pan. Ayan, malinis na. Then, sino mabuti. Ay, yung pan pa pala. Natin nalinis. Brushin lang natin yung pan. Gusto ko kasi naka-angat or naka-pan. Pwede naman din siya either way. Basta, nakatutok yung lock niya dito sa lock ng process ng motherboard. So, yun. Gusto ko kasi naka-taas yung AMD logo. By the way, nailaw nga rin pala to. AMD logo, itong ring light, as yung pinaka-pan. May ilos, may LED siya sa loob. So, mas maganda siya kung nakatayo. Kesa iba kasi ganyan ginagawa. Nahirapan kasi sila siguro i-lock pag nandun. So, ako okay naman. Medyo mahirap nga siya, pero okay naman. Worth it naman pag nailagay mo for aesthetics or yung show-off ng ilaw niya. May napakita ko sa inyo kung ano itsura niya pag naka-ilaw na. So, yun. So, ilagay lang natin ulit. Medyo mahirap lang to. Pero worth it naman siya. Wait lang, click lang natin. Lumapit na yung iba ng side. What's your next? Ah, tanggal. Yun, lumapit na din. Yun. Okay, lumapit na siya. So, kaya nga i-lock. Ano siya lock mechanism dito? Yeah! Good. Mahirap lang. Ito balik lang ulit natin yung 4 pin for power ng pan. Pero ito lang pwede na. Na may control, may pan na siya. Or may ilaw na siya kahit yung naisaksak mo. Kasi may power din sa LED. Saka power ng pan. Pero sinasaksak ko pa rin yung USB plug-in niya. Para mas na-control ko yung ilaw na ipoproject niya sa PC. Kakapit lang natin yung connector. Line up lang natin para mas malinis din niya. Saka yung nakakalat sa board yung kable. So next is yung memory. So, mapapansin nyo, memory ko is yung DDR4. So, iba yung notch niya kumpara sa DDR2 at DDR3. Much alike sila ng DDR2, yung itsura. DDR3 kasi is medyo mas malaki yung isang part dito sa baba or sa taas. Sa kabila, mas maliit. So, ito, hanapin nyo lang yung katapat niyang line. Ganoon siyang notch doon. Or parang lock niya, or parang guide niya, parang din baliktad yung pagkakalagay ng RAM. Yun. Ito ay, pagganito. Hindi, pagganito. Yan. Sa baba, yung mas maliit ng kaunti kumpara doon sa kabila. Then, ito. Lagay natin sa module 2. Module 2 ba tawag doon? Or yan, basta yun. Gilid ito. Pumasok. Dahil yung kabila. Maglagay kayo ng spacing para sa dual channeling niya. Kasi pag ginawa nila the bird, ligtabi. So, parehong single channel. Hindi sila nagko-cooperate. Hindi ko alam kung ano yung tawag doon. Pero yun yung term. Ay, hindi. Hindi yun yung term. Pero parang ganun. So, yun. Yan, okay. Nagyaw na isang space. Para dual channel sila. And then, next yung video card. Balik na ulit natin. Yan. Kalagay ulit doon. Ay, wait lang.
By the way, may Himalayan salts kami dito. Kung gusto niyo bumili, PM niyo lang ako sa Facebook. Pwede natin ipadala yan. Pag-uusapan natin yung price. Bigyan ko kayo ng discount basta like kayo, magla-like, magsubscribe at magko-comment sa mga videos ko. Front panel ng aking Inwin 103 na case. Kailangan natin anisin. So medyo malikabok. Malikabok din yun. Ayan. So maganda natin yan. Ang para kanina. So may konting blemishes lang. Ayan. So itong case ko is toolless nga. So i-slide mo lang. Meron siyang mga dito, nut or parang indent or parang basta yung parang pangkapit niya dito. Then slide mo lang. Ito yung mga button nyo. Hindi mo na kailangan i-screw. So lagay mo lang. Ayan. Pantayin mo lang yung dalawang part. Hindi nakangat na siya. Matitin. Clip nyo lang. So ayan. Tapos na natin. Linisin ang PC ko. Yay! So sasaksak ko siya para makita niya kung itsura niya pag nakailaw ha. Ayan guys, nasasak ko na siya. Show off na tayo ngayon. Pakita ko mo sa inyo siya na walang side panel. Kailaw. Okay. So, power button. Power button niya siya dito. So yan. Nailaw yung AMD logo. Yung ring. So sa setup ko, hindi ko lang pinailaw yung pan. Pero gumagana siya. Ayan yung RGB na memory RAM. Yung backside ng motherboard. Nailaw din. And syempre, yung video card. So makita niyo rin dito ito, yung front panel is ARGB din. So nailaw din tong harap na side ng case ko. Eh itong dalawang to nailaw din naman. So wala lang akong RGB cable na i-connect sa PC sa pinaka motherboard. Yo, so yan. Kung may ilaw to mas maganda. So pakita ko ulit sa inyo pag kasara siya. Medyo tinted siya. So malilesen yung brightness ng mga RGB pag nakalagay ito. Ayan. So yeah. Mukha siyang decent. Nakasara. So, yun. Hey guys, thank you sa panonood. Bye-bye! Wait lang pa! Di-video ako!